Bakit namin kailangan gawin ang network marketing? Ito na ba ang pinakamabilis para yumaman? Ako, para sa akin, maraming option, pero sa ako lang magsasalita ako para sa part ko. Lumaki kasi ako na ang mga kapatid ko nagninigo-nigo-negosyo rin. So nakita ko gaano ka-stressful yung traditional. Kaya sabi ko, nang napasok sa networking, sabi ko, kayang-kaya ko to. Ang maganda sa networking, yung continuous education. Sabi ko nga, this is a life-changing educational business. Hindi kasi ganun, lalo na kung magninegosyo ka, may 1 million ka, may 2 million ka, may 3 million ka, tapos magta-traditional business ka, wala kang experience, sunog ang pera mo. Alam nyo yan. Bigyan ko, ba, wala ka experience, bigyan ka ta ng 5 million, negosyo. Hindi kasi po, sa pagninegosyo, ang pinagbuusapan dyan, yung experience mo, yung capacity ng sa capacity mo sa stress. Kasi stressful talaga ang business, tama po. So, wala naman parang, sige, magnegosyo ka ng computer shop, magnegosyo ka ng hardware. Wala namang binibigay na training para pag-aralan ang hardware eh. Diba? Wala eh. Pag tayo buo ng computer shop, automatic ba? Hindi. Dapat, diba, bago ka magtayo ng computer shop, tuturuan ka paano mag-handle ng tao. Diba? Kaya minsan, may mga computer shop na ang susungit ng mga tauhan, yung mga mismo may-ari. Magko-computer pa ako. Ilan? Okay. 'Di ba? Yung public service hindi na develop, tama po. Hindi harmonious, 'di ba? Matigas. So, aalisan ka talaga ng kliyente. Correct. Ako simple lang, napakasimple lang. Ito yung negosyo na ito, ititraining ka talaga, tuturuan ka unti-unti. Problema mo na lang kung hindi ka attend. Ikaw na may problema. Pero kung ikaw yung willing na matuto, di ba, binibigay pa libre o mura yung mga training na kailangan matuto para maging negosyanteng tama. Tapos, mura pa yung kapital. Ang maganda, because of technology, because of internet, sabay din tayo sa wave, sa online business. Online business din to. Pang-apat, ang market mo napakalawak. Kasi kung pag-uusapan ang business, dapat malaki ang market mo talaga. 'Di ba? Kasi kung magsasara store ka or kaya computer shop, bake shop or yung barber shop, limitado ang ano mo, 'di ba? Ang market mo. So hindi ka matatawag na parang ano, tawag dito, global player na may negosyo ka sa Singapore, may negosyo ka. Dito, alam ko, dito ang daming global player dito kasi matatawag ka ng isang global player na business, kasi businessman, kasi mayroon kang Japan, mayroon kang Hawaii, mayroon kang Singapore, mayroon kang, 'di ba? So napakalawak ng market. So iba, madidevelop ka kasi iba ka talaga mag-isip. So for me, yung limang sagot ko, okay, enough na 'yun eh, para bakit maganda ang network marketing. Tama. Tapos, yung education ang pinakamalaga, yung education. Diba? Kasi pag ikaw nagtayo ng vulcanizing shop, diba? Kahit 20 years ka na doon, mag-franchise ka ng 10, di ka naman yayaman. Diba? So, iba to. Alam ko, saka ito yung tipong pag nag-business ka, yung alam mo, gusto kahit papano, gusto mo pa rin ng fame, diba? Gusto mo ng palakpak. Diba? Wala namang computer shop na pinapapicturan yung may-ari, diba? Ay, yan yung may hire ng computer shop. Grabe, ang lakas-lakas negosyo niyan. Sir! Papicture po. Sino siya? Siya may hire ng computer shop. Wala akong nakitang ganun. kahit nga yung may hire ng McDo sa kanto, di ba? Siya may hire ng McDo. Okay. Hindi ka magpapapicture, di ba? Parang ano. Di po, alam ko gusto mo rin, di ba? Dahil influence of media, parang gusto mo rin ng fame, di ba? So, ipoprovide din ng network marketing sa inyo yan. Tama po. Tapos, alam ko, gustong-gusto mo mag-share, gustong-gusto mo mag-testimonial, gustong-gusto mo mag-influence, gustong-gusto mo mag-inspire. Di ba? Kahit kung may tatlong brands ka ng computer shop, di ka naman mangi-inspire eh. Di ba? Meeting-meeting ang mga player, ang mga intern, ano, mga nagdra-ragnarok at saka mga nagdodota. Alam mo, diba? Alam mo, grabe. Kaya ako, ini-inspire kayo magtayo ng computer shop para maging katulad nyo ako. Sabi, okay. So,
ang daming points, di ba? Ang daming puntos. Yung law of leveraging, sabi ko nga, kung ako ay mayroong negosyong traditional, kaya ko siguro, pero yung ano ko ngayon, yung sports ko ngayon, na magte-training ako sa umaga, mag-training ako ng hapon, isang gabi, di ba, mag-swimming ako, magbabike ako, mag-run ako, tapos pupunta ako sa iba-ibang bansa para mag-compete. Sabi ko, siguro kung may traditional ako, hindi ko kayang gawin yun eh. Di ba, ngayong taon lang, tatlo ang iba-ibang bansa ako para maglaro. Di ba, katapos ko lang sa New Zealand, January 8, di ba? Naglaro ako sa Auckland. Oh. Diba? Meron pa akong dalawang, dapat nga ngayong February, may Tokyo ako marathon, pero alanganin. So, alanganin, di ako sasama. Yung ganun ba na sa na iba-ibang bansa naglalaro ka lang? So, sports stories ang tawag doon. So, pupunta ka sa ibang bansa para maglaro, magmarathon, punta ka ng Europe para magmarathon o magtriathlon. So, sabi ko, kung ako nag-traditionally ko to kayang gawin. Tama po. So, sabi ko, network marketing lang ang gagawa nito. Diba? Na ito isa pa nakita ko sa isa akong mayaman. Yung mga kasama ko so mga milyonaryo negosyante traditional. Ang sinasabi sa akin, pare, inggit kami sa iyo. Bakit? Pag pumunta tayo ng Taiwan, ang dami mong kilala. Pag pumunta tayo Taiwan, ay Thailand, Malaysia, Brunei na lang. Brunei kami nagmaraton kami sa Brunei. Pare, pati dito sa Brunei may kakilala ka. Dito sa Auckland may iniikot namin ang New Zealand from North Island to South Island. Pagpunta sa Rotorua may kakilala ka. Pagpunta sa Wellington may kakilala ka. Sa Christchurch may kakilala ka. Pagpunta New Zealand eh nandoon na sa dulo, malapit na yan sa South Pole. Di ba? Pare, dito na lang sa Queenstown, may kikilala ka. Sabi niya, pare, iba talaga network. Ako, iba talaga. Kasi daming network, di ba? Apply, nandiyan po yung kapatid ko. Ako na umiiwas, sabi ko, wag muna, ayoko mag-OPP. So, nakakatawa kasi kahit saan ka, may kakilala. Punta ka US, ang daming kakilala, di ba? Oh, so, iyon yung networking. Malayo. Sobrang layo. Sobrang ganda talaga nito. So, palapakan natin ang industry natin. Thank you.